Hey guys, thank you so much for dropping by my channel. And today we are... Sandali lang guys. Papatay ko lang yung electric pan. We are going to do a cook with me video. I'm not going to show you guys the whole nine yards because it's pretty tasky. So I'll just show you guys a portion of it. So it's going to be in Taglish. So Taglish, Tagalog, English. Okay, pumunta ako sa Kroger ngayong araw. Ay, nasan ba kayo? Okay, nakahanap ako ng sale ng pork belly. Marami yan siya doon, pero kinuha ko lang isa. Tapos ito, sale, chicken. Ito, kailangan ng lutuin, bacon. Tapos, walang sale nung beef. So, ang pinurchase ko lang, ang bayad ko is $9.51. Ngayon, yung mga ibang parts, like yung beef liver, tsaka chicken liver, nabili ko na yan noon. So, tino out ko lang siya para maluto. Tapos, meron tayong Chinese style sausage. Niluto ko na yung sweet rice. Okay? So, ang susunod na lulutuin ko is yung jasmine rice. Dalawang klaseng rice yung Parisiana ko na ginagamit. Kasi kung puro sweet rice lang, masyadong malagkit, di ba? Hindi naman suman yung niluluto ko So, masyadong maraming glutinous rice. Since ulam yung ginagawa ko, mimix lang natin is yung right amount. So, half and half lang. Half jasmine rice, half glutinous rice. Kasi para hindi masira yung rice, tsaka kung meron kayong leftover na rice, pwede nyo din siyang gamitin na ganun. Nasa sa inyo na yun, no? Ngayon, meron akong previous video nitong Valenciana yata. Kasi usually yung mga menu ko, pare-pareho lang. Kasi yun ang kabisado kong lutuin. Kahit nakapikit yung mata ko, guys. Alam ko siyang lutuin. Ngayon, itong Valenciana ko is ang tawag dito, ang portion na ginagawa ko is maliliit lang, guys. So, maraming karne sa maliit na nalutuan. So, kung hindi masyadong marami yung kanin na niluto mo, di yung proportion ba, sorry guys, kailangan kong kunin yung wok. I-portion nyo siya according sa gusto nyo. So, ang gagamitin ko is ditong wok namin. Matagal na itong wok namin So, ang gagawin ko, gigisahin ko muna yung mga sahog, yung mga karne. Kasi una silang naluluto Luto na yung kanin So, hindi na kailangang intindihin masyado yung kanin. Kasi luto na yan sila Ihahalo ko lang sila dito sa ulam. Ngayon, bahala na kayo kung gusto niyo medyo maraming kanin, di ba? So, ang gagawin ko, dadamihan ko na lang ng konti. Kasi, feeling ko maraming karne masyado na dapat maluto. So, dadagdagan ko lang ng isang scoop ng jasmine rice. Bahala na kayo kung anong klaseng rice ang gamitin ninyo. Pero ako, yan ang ginagamit ko. Sweet rice, yung glutinous rice, at saka yung jasmine rice. Kasi yan yung nabibili mo dito Ngayon, kung gusto niyo yung parboiled o yung regular o brown rice, bahala na kayo. O black rice. Pwede nyo naman lutuin nyo ng ganun Baliwala lang yun. Nasa sa inyo na nga yan Medyo bumabahal dito sa lababo namin. Uy, masayang yung mga bigas. Nahulog. Uy. Sandali guys. Okay. Isang hukasan na lang.
Ako, ang dami na yan, feeling ko. Sobra na, sobra-sobra na to. Rex, nahulog na naman, guys. Sorry, Lord. Pasensya sa mga butil na bigas na nabubuhos. Hindi ko yata makukuha yung lahat. Okay. So, dadagdagan natin ng tubig bago ko ilagay dun sa rice cooker. Yung rice cooker talaga, guys. Super talaga. Nagpapa. Relief ba ng kagod? Kasi, kung sasaingin mo pa yan at dapat mong tingnan, ay nako. As in. Okay na to. Marami na. Punong-puno na to pagka naluto mamaya. Punong-puno na ng kanin. So guys, kung tatrabaho kayo, nagsisikap kayo, sikapin nyo yung rice cooker o kaya bilhin nyo yung crock pot, yung hot pot na pwede magluto ng rice, pwede magluto ng karne, ganun. Para ano, sulit yung investment ninyo. Ako kasi marami nang lutoan eh. Kaya yun na lang ginagamit namin. Ngayon, pag nagluto ako nito, bubuksan ko yung back door, tapos ipofocus ko yung front door. Kasi, ano yun, ganun. Ganun ako magluto. Ginagawa natin sa plastic. Kasi nga, magiging maamoy. Tapos, nag-ano ako, nag-wax milk. Ngayon, ang gagawin ko, pinakalumang karne, yun yung lulutuin ko muna unang-una. Kasi hindi naman lahat ng karne nito pare-pareho. Hindi ba dyan, medyo matagal ko nang nalagay sa freezer. Kasi nga, pag nagluluto ako, iniipon ko lahat ng sahog, isa-isa. Kung ano yung sale ng panahon na yon, yun yung hinahanap ko, yun yung binibili ko. Ngayon, kung hindi ko siya mahanap dun sa grocery namin, napatay tayo, bata tayo. Ngayon, itong balinsyana ko, hinahalo ako ng liver. Kasi ano yun. Yun nga, maganda para sa katawan yun yung liver. Lalo na kung mababa yung protein ninyo. Ay, protein yung iron. Talaga madugo yung mga yan. Kasi yung mga odd parts. Dapat hugasan ninyo. Yan ang okay. Basta i-rinse nyo lang ng ano, hanggang maging clear. Maging clear siya yung parin ninyo. Kasi dapat hugasan nyo siya yung talaga eh. Alam nyo naman diba sa palimutin. Madumi. Nakalang. Ibasa ko na mabuti. Tapos pag niluluto nyo, lutuin nyo na mabuti. Siguro nyo na lutong buto. Kasi nahihirap ang kumain ng hilaw na karne. Okay. Since magdedrain pa lang siya, kukunin na yung strainer. Kasi yung strainer, siya na guys. Yung strainer, nahuhugasan niya mabuti kasi hindi niya ipon yung tubig sa isang lugar. Yung strainer, ini-strain niya yung mga impurities. So, kung malinis naman kayo sa bahay nyo, di dapat lahat naman niya malinis. Ngayon, i-separate natin kasi ano na eh.
na-rinse ko na siya dito sa so lahat ng hihiwain natin, lalagay natin dito sa malaki. Ngayon, ito, kasi nga madugo yung liver, i-run ko muna siya sa running water para tawag dito, para ma-rinse. Ma-rinse ng mabuti yung dugo. Ngayon, pag na-rinse na mabuti yung dugo, di okay na yan siya. Diba? Okay. So, ang Chinese style sausage, yan yung binibili ko. Kamyen dyan. Naku guys, the best. Pero nga lang, idadive pa ako sa syudad, no? Alam nyo naman. Ngayon, itong bacon, kakat ko na super liit, guys. Ngayon, hindi ko alam kung ma-open ko pa itong ibang karne, types ng karne. Kaya, you know, hindi natin alam, guys. Pagtsagaan lang natin. Ano yun nandito? Ngayon, itong mga ibang liver, mukhang luto na siya. Siguro baka matipid ko pa itong mga ibang karne na nakalo ko kasi. You know. Pero itong Chinese sausage, dapat ko nang ubusin, guys. Importante kasi baka mamaya masira na yun eh. Bibili na lang ako ng bago. So, puputulin ko siya ng maliliit na round. Ganyan lang kaliit. Para malaki siya pero hindi masyadong malaki. Ngayon, habang niluluto ko to or hinihiwa ko, syempre yung rice, naluluto na doon. Ngayon, ang gagawin ko dito, gigisahin ko lang siya doon sa sa wok. Hindi guys. Sa wok. Tapos yun na. Tapos na siya. Kasi itong liver ko at ano, parts. Ang dami yan eh. Tapos mayroon pa tayong chicken. Importante yung chicken guys. Yung ibang karne kasi hindi nila gusto eh. Pero kailangan kong ihalo yan dun sa Valenciana. Kasi yung Valenciana ko talagang hard to Valenciana siya eh. Kaya kung meron kayo maliliit na portion na karne o kung may hotdog pa kayo na natira nung isang araw, lagay nyo yan. Tapos lagay nyo na ng bago ang karne. Okay, so hiwain na natin yung chicken. Na-rinse na rin itong chicken kanina eh. Pero i-rinse natin ulit. Ito guys. Nakikita ba? Sana nakikita. Saka kailangan ubusin ko itong chicken. Kasi masyadong marami yung liver eh. Ay, kung titira-tirahin ko yung liver, ay naku. Dapat isang lutuan na lang yan eh. Pero baka may matira din. Ngayon, itong chicken, medyo nilalakihan ko ng konti. Kasi pag naluto na yung chicken na to, lalong lumiliit. So, hindi siya pwede maging puree. Kailangan may bubuo siya. Kasi yung beef, hindi yan nabubuo eh. Hindi maliit nga siya, pero hindi siya nag-shrink masyado kagaya ng manok.
Tsaka ng pork. Yung dalawang yan, madaling lumiti. Pero yung baka, hindi masyado. Kahit na i-cube-cube niyo pa siya ng square, gano'n. Talaga, ang ano lang talaga yung chicken at saka yung pork. Mabilis. Mabilis lumiit. Yeah, hollow at him. Yeah, tonight when your brother gets off from work. Tapos, ang susunod natin dyan is yung liver. Yan lang, guys. Hinahalo ko lang siya dyan. Kasi pagka ginisa ko yan siya dun, mamaya, sinasabay-sabay ko sila lahat. Ito yung liver. Chicken liver at saka beef liver, guys. Meron niya sa Walmart o kaya sa Kroger, ganon. Dito sa area namin, ha? Sa Ohio. Ngayon, liliitan ko ng konti kasi yung beef liver, beef yan eh. Kahit yung liver ng beef ay guys, matagal maluto. Kaya kailangan mauna sila dun sa ibang parts na maluto. Kasi kaya ang laman loob yan eh. Kailangan mong sigurado yung luto yung laman ng loob. Hey son, how's it going? Dope. You alright? You excited for this? You pumped for this? Yeah. Alright, me too. What's the evening you having? I don't know yet. Oh. I'm just cutting the meat parts. It goes all in it. You want to season it? Yeah. Well, do you want me to come down and get you? Yeah, whenever you're done. Or whenever you're done cutting, yeah. Alright. Love you. Love you. I'm just going to cook it on that table right there. Should be easier. I'm waiting on the rice to cook. Where's the smell going to go? Out that door, because I'm going to open the door. Mm. I'm going to put the fan on there. Okay. Love you. Love you. Hindi kasi sila marunong mag-Tagalog, guys. Kaya, ako naman na hindi nila alam yung sinasabi ko. Ngayon, kung gusto nila malaman yung sinabi ko, di mag-anap sila ng translator. Mahirap kasi minsan, no? Explain lahat sa mga English. Kasi minsan wala naman salitang ganun sa English, eh. Uy, ano ba yun? Sa... Sabi nila, ano ba yung sinabi ko? Okay guys, so lahat to liver. Liver ng chicken, tsaka liver ng beef. Kaibigan natin, beef and chicken liver ngayong gabi. Ngayong araw. Kasi ano eh, weekend. Masarap nito guys. Grabe. Masarap din to sa menudo. Gusto nyo mag-menudo. Sarap yun lahat. Ang KFC, meron yung Sergeant Liver. O-orderin nyo lang. Lutuin nila para sa inyo. Ngayon, hihiwalayin ko tong karne na to. Kasi, alam niyo naman ang karne na to ay kakaiba. So, hindi ko siya ihahalo dun sa regular na karne. Uunahin ko silang lutuin. Kasi masyado malasa sila. So, yung main malasa is galing dito sa mga to. Tapos, pag dinagdag mo ng ibang karne, ibang sahok, yun. Sumasama na yung lasa sa kanila. Kasi nga, mga tao hindi marunong magluto ng liver, no? Alam lang nila dito
deep fried liver. Ngayon, hindi nila alam na pwede palang gamitin yung liver. Eh, siyempre diba? Healthy eh. So, mukmay na healthy, hindi healthy. Pero ito kasi, matutunan mo na talaga as in guys. Pagka niluto nyo na, tapos pinainitan nyo na ang apoy, durog na siya. Kaya nga siguro nila gusto nila fried. Eh tayo hinahalo natin sa ibang bagay eh. Kaya mas malinam na. Sila plain lang na nila kinakain. Magkakasyon nila. Okay. So, kompleto si Kados na yung mga karne natin at saka mga liver. Ngayon, meron pa akong isang malaking pork dito. Guys, ang dami ng karne nito. Siguro, isi-save ko na lang ito for something else. So, next time na lang siya. Excuse me guys. Pero itong beef, ilalagay ko siya dyan. Kasi masyado ng maraming sabog guys. Tingnan yung gano'ng kadugo yung liver. Masyado siyang madigaw. Kasi nga laman loob eh. Kahit na ilang beses mo na siyang sinugasan. Ganon pa rin. Ngayon, yung beef, lahat na itong beef na to, lulutuin ko na. Ngayon, may beef na madugo, may beef na hindi madugo. Yung ibang tao, nilalagay nila yan sa asin. Sinusok nila sa asin yung beef, yung karne. Tapos, saka lang nila yung niluluto. Nung ako guys, ang tagal ko magluto, no? As in, kaya nga halos lahat ng pagluluto ko, ginagawa ko pag day off ko lang. Ngayon, ito onion. Hiwa kayo ng isang buong onion. Bahala na kayo kung anong gusto nyong kulay na klase yung onion. Kaso nga lang, ito, sale kasi ito eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako bumibili na hindi sale. Sale lang talaga yung binibili ko. Tapos, iniisip ko lang kung ano ba yung lulutuin ko ngayong araw yun sa sale na gulay na yun, sa sale na karne na yun. Kasi, tatap na lang nila yan, okay, dudunin. Ngayon, liliitan natin. Pwede nyo siyang lagay sa chopper. Kung gusto nyo gumamit ng chopper. Pero kung wala kayong chopper, o kaya ayaw nyo gumamitin yung chopper, pwede naman regular lang din yan. Basta medyo maliliit sila. Pwede nyo rin silang i-chop sa machine kung may machine chopper kayo. Wala ako. Eh, meron ako kaya lang natamad na akong kunin. No? Gusto ko ganito nila. Chopper. Kasi nga walang chopper. Medyo iyo. Kung gusto nyo, gumawa kayo ng mas malaking kutsilyo. Yun, hindi naman ako kasi maarte. Maarte ako, pero hindi ganun kaarte. Ganun.
Pwede mo yung gano'n? Pwede siguro. Okay, guys. Ay, naku. Medyo malaki-laki yun. Ang nilitan ko na pwede. Okay, naku, naiyak na ako. Okay, so, luto na yung kamatis, no? Ngayon, medyo malaki pa to, guys. Kasi beef, eh. So, gagawin ko, kalahati niyan. Hati ko lang sa dalawa. Malaking cut yan, guys. As in. Malaki siya. So, liitan natin siya na half. Minsan, mas malaki masyado, di ba? So, liitan na natin yan. Ngayon, kung gusto niyo isang kabang, isang buo, para kayong, ano, Leon, kung kumain. Pwede rin yung gano'n, no? Pero bakit naman gano'n? Hindi naman kayo Leon, tao kayo. Pero kasi minsan talaga, yung animal instinct natin bilang tao, lumalabas, di ba? Kaya yun. Parang animal instinct. Yung mga ibang mukbama. Ay, naku po. Parang mga leon. Nakakatawa panoorin. Oo. Mga leon. Gutom na gutom. Kasi ganun yung mga leon, di ba? Isang buong kabang hayop. Pag pinatay nila. Sus, Mariosef. Isang ba makikita mga leon, di ba, sa Africa? Oo. Kaya yung mga tao, lagi nagkwe-question. Talaga bang ano? Di ba tayo lahat galing sa Africa? Ay naku, for all you know, lahat tayo galing sa Africa. Ito yung mga Amerikano, kung kumain ng steak. Ay naku, isang kabang steak yan. Paborito nila yan. Grabe. Ay naku, nahulog yung ano. Ating ano. Liver. Alam nung hayop na kakainin sila ngayong araw. Pasensya na kayo. Salamat sa karne. Buhay nyo din yan. Salamat. Kasi lumaki tayo sa karne, di ba? Pero ang question is, kailangan ba talaga natin ng karne para lumaki? Sigurado ba kayo dyan? Diba? Kasi bakit may mga vegetarian, may mga vegan, buhay naman siya, panigulay yung kinakain nila. Si Nanang, dun sa bundok ng Igorot na country, o, panigulay lang yan dyan sa gubat, eh, tsaka mga cricket o ano, maliliit na hayop, bubuhay siya lang, 100 some odd years old. Eh, tayo dito sa lupa, sa Matrix, isang katutak na gamot. Petix pa rin yung health. Ay, naku. Tapos magbabayad ka ng healthcare, ng insurance. Para lang matingnan ng doktor. Minsan, kinakaltas pa yan sa sweldo mo. Pero, ano eh, no? Hanip. Tapos, kukontrolin nila lahat ng kinakain natin. Hindi tayo pwede makatanim ng sarili natin. Halaman, hindi tayo maka alaga na sarili nating hayop. O. Diba guys? Sipin nyo yun. Okay, kung di nyo ako napanood o hindi kayo nakanig sa video na to. Ay nako, di malaking nawala sa inyo. Pero, kung halimbawa, uy, nako, mukhang interesting siya na sabi niya. Eh, yung mensahe ko naman hindi para sa lahat eh. Ngayon, kung may Amerikanong interesadong malaman yung sinasabi ko, maghanap siya ng translator kung hindi niya, ano, hindi niya naintindihan, di ba? Kasi yung mensahe na ito, parang sumarunong mag-Tagalog, eh. Tsaka nakakaintindi. Kasi yun yung lumalabas sa bunga ako. Alam niyo, may ita lang ako, sinasabi nila. Ay, naku, masyado talaga yung madaldal niya, si Mario. Oh. Ayun ako. Mga tao. Anyway, guys.
Ngayon, isasaksa ko yung cordon para mauna siya. Tsaka para mapainit ko na yung kalan. Ayan, meron ako extension cord dito na gagamitin. Hindi ko napapakita sa inyo yung buong time na magluluto, ano. Kasi magiging mahaba na masyado yung video. Tsaka matagal yung aros barminsyana, no. Excuse me. As in, proseso. So, dapat talagang everything ayos. Tsaka, may electric pan kasi magiging maingay. Hindi nyo rin ako maririnig. Hindi ko rin kayo masyado makakausap. So, yan. Lulutuin na sila. Higisahin sila. Ito yung extension cord para dun sa wok kasi... yun yung gagamitin ko nga kasi malaki yung wok. Pinakita ko naman sa inyo kanina eh. Okay guys, susunod sa video. Mag-ingat kayo palagi at magpakabait. Bye!